The fear of God was on all the kingdoms of those countries when they had heard that the Lord fought against the enemies of Israel. So the realm of Jehoshaphat was quiet, for his God gave him rest round about. And Jehoshaphat reigned over Judah. He was 35 years old when he began to reign, and he reigned 25 years in Jerusalem. And his mother's name was Azuba, the daughter of Shem. And he walked in the way of Asa, his father, and departed not from it, doing that which was right in the sight of the Lord. How he did, the high places were not taken away, for as yet the people had not prepared their hearts unto the God of their fathers. Now the rest of the acts of Jehoshaphat, first and last, behold, they are written in the book of Jehu, the son of Anani, who is mentioned in the book of the kings of Israel. And after this did Jehoshaphat, king of Judah, join himself with Ahaziah, king of Israel, who did very wickedly. And he joined himself with him to make ships to go to Tarshish, and they made the ships in Azeon Geber. Sabay-sabay. Then Eleazar, the son of Dodova of Mararasha, prophesied against Jehoshaphat, saying, because thou hast joined thyself with Ahaziah, the Lord hath broken thy works, and the ships were broken, that they were not able to go to Tarshish. Let's pray. Lord, I'm salamat sa inyong mga salita again. Ang pag-aaralan ngayon ay maging blessing sa amin, Panginoon, especially matuto kami sa lesson, Panginoon, na i-derive namin dito, Lord, na again, ang mga katotohanan ay eternal at lagi pong applicable. Ang tama yung application namin. So makita namin ang buhay ni Jehoshaphat, kung paano siya pinagpala nung siya'y sumusunod, nagpaka-humble siya, niligtas niya siya. Makita din namin pa kanyang pagkanyang pagkakamali na sabi natin napaka-foolish, Panginoon, ba't ganun ang ginawa niya. Makita din namin sarili namin, iwasan po ito, Lord. So kayo pong maluwalhati, Panginoon. As always, Panginoon, sa aking buhay, sa aking pag-aaral. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapuna po ang bawat isa. Good morning po agad sa lahat. Title po nito is Do Not Help the Ungodly. Do not help the ungodly. Sa Tagalog po yan ay huwag niyong tulungan ang mga hindi maka-Diyos. Okay? Binasa po natin. Pakilala ko muna, mabilis lang, no? Pero define muna natin yung tatlong sa title natin ng mga terms. Pag sinabing help, tulungan, ibig sabihin, hindi man ikaw yung pangunahin. For example, sino ba dito ang tumutulong kahit kanino? Lahat naman tayo, di ba? For example, Stephen may sakit lang, pero siya yung katuwang ni Mrs. dito maglinis, magayos-ayos, di ba? Kami dito. So, hindi ibig sabihin Stephen lahat gumagawa. May instruction pa siya, tumutulong lang siya. Pwede siyang mawala, pwede hindi, pero importante yung ginagawa niya, tama? So, somehow, kayo lahat tumutulong dito sa gawain na to pag andito kayo. Amen? Sinaka-encourage, andito kayo. And then, iba, syempre, may pina-perform na rin ministry. Either, yan, taga-drive, taga-tugtog, taga-turo, taga-pakanta. So, tinutulungan niya gawain dito. Amen? Amen. So, mga bago, okay lang, attend lang, ganyan-ganyan. Pero, so, yung sabihin ng tulong, no? Hindi ikaw yung pangunahin, pero still, importante. Amen? So, ano pa yung mga ibang tinutulungan natin? For example, sa panahon natin ngayon, ha, kasi ang tao dito, ang economy natin ngayon sa panahon natin, global na eh. So, narinig yung madalas yan sa mga artista, no? Tsaka sa mga, no? Sabihin, supportahan nyo po ako, naalala nyo yun, mga politiko. Ano sabihin yung supportahan nyo ako? Kasi pumunta ka lang doon, dumami sila, malaking bagay sa kanila yon. Okay? At ganun din sa iba naman, bibili ng produkto, supportahan nyo yung produkto na, bumili kayo, ibig sabihin. So, tinutulungan nyo sila. So, ganun sa atin ngayon. Kahapon, nag-soul winning kami. Sina Brad, andun sa Alahala. So, salamat. Kahit yung iba sumama lang, still, at least may kasama kami. Amen? Pangit yung kami-kami lang. Parang ano lang yun eh. Ano ba yun? Naggala lang yung pamilya. Pangit naman yun. So, nag-soul winning kami. At least kasama namin iba. So, yung sinasamahan nyo, sinusuportahan nyo, tinutulungan nyo yan. Naintindihan po ba yan? Ano pa? Alala ko tuloy yung politiko, no, na pinag-pwede naman natin yung mga ating mga kapatid doon, kaso nga na ano na eh. So, ginawa nila, dahil yung mga politiko, binabayaran sila, tama? So, naniniwala ba kayong botong-boto talaga sila kay kung sino man yun?
O dahil sa pera kaya doon sila. Hindi, talagang ano, may magpo-post pa yan sa Facebook eh. Supportahan natin kung ano man yan. Sino gusto nyo? Ngayon si Lenny na lang. Kahit sino pa yan. Andun ka, tinutulungan mo yung cost nila. Amen? So walang masama kung talagang nakita mo maayos si kung sino mang piloyte ko yan. Pero ngayong umaga, kung maabot tayo mamayang hapon, titignan po natin yung pagtulong. Okay? Pero specifically, yung dapat tulong na hindi natin gawin. Kaya again, ang title natin is Do Not Help the Ungodly. Nakita nyo ba yung sinabi ng propeta kay Jehoshaphat? Kamaya, punta po tayo dyan. Sabi niya dyan, tanong po yan, shouldest thou help the ungodly? So, dapat ba tinutulungan mo yung loko-loko, yung baliw, o yung kalaban ng Diyos? Yan ang explore natin ngayong umaga. Pero bago tayo dyan, i-define mo natin yung dalawang bagay lang, ungodly tsaka wicked. Sabi kasi na dito, tinukoy ni Hanani tuloy, ni Jehu, sana panani. Sino yung sinutukoy niya dito? Ito po si Ahab. Okay, si Ahab, loko-loko nga, doon siya sumikat. Anong ginawa ni Ahab? Kalaban ni Elijah, asawa ni Jezebel, pinatay si, nung pinatay nila, si Nabot. Walang kinalaman, inosente. Pinatay. Doon si Jezebel yung gumawa ng pestil, asawa niya yun eh. At maraming kalokohan to si Ahab. Tapos biglang kinaibigan ni Jehoshaphat. Na sabi sa dito po, kahit basahin niya sa 17, ang ganda po nung reign ni Jehoshaphat, ang tatay niya si Asa. Mga righteous king po yan ng Judah. Yan yung nagpapatay sa bakla. At natuwa ang Diyos, si Asa. And then anak niya si Jehoshaphat, medyo okay nung umpisa. Problema kay Jehoshaphat, ewan ko ba naman dito, kaya maganda yung lesson natin kaninang umaga sa Sunday School, yung separation eh. Minsan, sabi natin matino ka, pastor ako, ligtas na ako, nag-pray ako, at ako'y member ng church nga eh. Pero ang tanong, sino mga kaibigan mo? Kasi ang tanong dito, eh, sabi dito sa 18, no? Di ba maganda 17? Maganda yung ni Jehoshaphat eh. Tandaan niya yung word na yan, yung pangalan na yan ha. Muntikan niya yung maging pangalan ni Jared eh. Ang mababad. Kasi napakahaba, tsaka medyo parang magbantot. Pero nung maganda yan, maganda yung ginawa ni Jehoshaphat. So, ang haba, no? Jehoshaphat. Ayan, so, kilala niya si Jehoshaphat, king ng Judah. Again, dalawa po yan, Israel. Itong panahon na to, divided kingdom. Sa North Israel, 10 tribes. Sa baba, Judah. In a way, magkalaban yan. In a way, magkakapatid pa rin yan. Kaya nga nung humiwala yan, sa halip na maglaban sila ng todo, hinayaan na ni Rehoboam yan kasi sabi ng Diyos eh, huwag niyo, bayaan niyo yan. Talaga sinadya ko yan eh. So hindi nila kinala. Pero soon, talaga nag-aaway yan kasi nga halos parehong territory, pareho ng history. So nag-aagawan sila ng kung anong identity. Pero anyway, itong panahon na to, si Ahab ulit ha, si Ahab yung sa north, sa Israel, siya pa yung wicked king. Ito may sabi dito. Pero sabi dito, sa 18, ay, ano ba to? Yan, so dito sa 18, sinamahan niya si Ahab. Okay, again, ang bida natin sa kwento na to is Jehoshaphat. Siya ay righteous king, pero may compromise. Siya alam yung compromise. Yan pala yung babasahin muna natin yan. Pag sinabi pong compromise, hindi lagi masama yan, pero pag ikaw compromise yung mga bagay na hindi dapat compromise, for example, Bible. Okay lang maggamit tayo ng NIV. Eh, Bible din daw yun eh. Hindi nga Bible yun. Ang totoong Bible, walang mali. Ang NIV, maraming mali. At ang mali doon, sinadya. Ano mo nalaman? Kasi pag tinignan mo, yung isa-isahin mo yung mali nun, talaga sinadya ng demonyo para humina yung mga malinaw at importanteng doktrina. So, magko-compromise ba tayo? Kaya nga King James only tayo eh. Sa isang church, dapat din na kailangan ilagay. Ang kaso nga, sa panahon ngayon, lalong kailangan. Kasi, dami nalilito. Okay, so ganun niya. So, may mga bagay na hindi tayo dapat i-compromise. Tingnan naman natin mga verse, marami to. Hindi dapat i-compromise. Sabi sa 2 Timothy 2:4. Ako muna, sabi dyan, no man that warreth entangleth himself with the affairs of this life that he may please him who had chosen him to be a soldier. Ano yung dapat hindi compromise? Yung gawain ng Diyos at yung
Wala, soldier ka, ikaw ba, uwi-uwi ka kung kailan mo gusto. Pag sundalo ka, pag dineploy ka doon ka lang. Ay, namimiss ko yung asawa ko. Naku, hindi pwede, diyan ka lang. Diba, ganun po yung mga sundalo. So, ganun tayo mga Kristiyano ngayon. Amen? Ay, may kaibigan ako, ay, may kailangan ako. Yung kailangan ng sundalo, provided yan ng gobyerno. Kaya na sa atin, mga anak ng Diyos, provided yan ang anak ng Diyos. Ang ng Diyos. Yung kailangan nyo, huwag lang kayong machusi. Diba? Eh, pasto, gusto ko, mas mayaman ako eh. Sa Diyos ka maghintay. Kaya minsan, yung iba, nagko-compromise. Anong ginagawa iba? Kaya kahit Linggo, magtatabaho. Anong gagawin iba? Kahit compromise. Kung ano ba yung malaki sweldo ngayon na compromise na ayaw ng Diyos? Siyempre, artista. Ano pa? Basta yung ayaw ng Diyos. Alam mo naman ayaw ng Diyos. Kaya inaaral natin isa-isa yan dito eh. Ba't ito pa gagawin yan? Dahil na sa pera. Amen? So, wag ganon. Kaya sabi nito, yung mga tunay na sundalo at gustong sumunod, maging mabuti sundalo, hindi niya iniisip kung ano yung buhay niya. Bahala na ang Diyos sa kanya. Ano pa? John 14:15, ganito rin to. Si Jesus nagsabi, ano daw? Ito po yung panalangin niya. Anong sabi dito? Kayo naman po magbasa. Ready? Go. Okay, so napansin niyo dyan, commandment yan, di a suggestion. Pero still, tayo ay hindi pinipilit eh. Di ba? Kung mahal mo ako, gawin mo yung gusto ko. Tama ba yun? O syempre, alam ka namang gawin mo yung ayaw niya. Sabi mo, mahal mo siya, tapos alam mong ayaw niya, gagawin mo ba yung ayaw niya? O kaya hindi mo gagawin yung dapat mong gawin? Ano yung mga basic dyan? Umatin. Gusto ba ng Diyos na umatin tayo sa church? Mag-aral salita ng Diyos? O syempre, sinulit-ulit niya yan eh. Sa Old Testament, sa New Testament, very basic yan, lalo na pag... Actually, basically sa lahat. Si Brother Jesus, kunwari, nag-preach na siya, ibig sabihin, hindi siya atin, ganun ba yun? Hindi. Lahat tayo dapat umatin, mag-aral. Kasi kung mahal mo daw ang Diyos, huwag kang sinungaling. Amen. Yung iba kasi ngayon, ganun, kunwari lang. Naku, pang mga Facebook post nyo ha, sana totoo kung talaga nag-quote kayo. At pag nag-quote kayo, sana King James. But anyway, yung iba, pakitang tao lang. Mahal daw ang Diyos, di naman ginagawa yung dapat gawin. So, compromise ang tawag doon. Hindi tama. Kasalanan po yan. James Paul. Sino na po? Ako na, no? Therefore, to him that know it to do good and do it it not, to him it is sin. Alam mo nang tama, ayaw mo naman gawin. Alam mo mali, gagawin mo pa. So, huwag ka mag-compromise pag tinag-usapan gawain ng Diyos. Luke 10. Sabi po dyan, kayo na po, no? Ready, go. And he answering said, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Okay, so kanina sinabi, if you love me, keep my commandments. O yung yan, eh paano kung di ko love si... Sabi niyan, love the Lord. Mahalin mo ang Diyos. Utos yun. Yan ang dapat natin gawin. At pag mahal natin siya, gawin natin yung gusto niya. At sabi dito naman, kaya walang compromise. Sabi niya, mahalin mo talaga lahat ng puso mo, kaluluwa mo, lakas, utak. At mahalin mo naman yung neighbor as yourself kasi yun po yung application niyan. Amen? Eh, mahal ko naman po yung mga kapitbahay. Merong level po yan, gano'n mo kamahal. Gano'n mo kamahal ang salita ng Diyos. Ang daling sabihin po niya, pagsabi-sabi lang. Amen? Sabi nga nila, talk is cheap. Pwede may dagdag doon. Facebook post is cheap. Ang dali lang yan eh. Yung iba nga, ginawa app na lang, ini-install. Automatic yun. No, ang spiritual talaga ni Christian. Yung pala, automatic application pala yun. Sari-sari yung basta nagbo-post ng verse. Tama ba yun o ginagawa pa rin yun? Manual. Alam ko automatic eh. Both. Pwede, no? Both. But, no? So, automatic. Spirituals, hindi gano'n. Kaya, cheap yan. Kung gusto mo, pakita talaga, mahal mo ang Diyos. Lalo sa atin, ano yung distinction natin mga Baptist? At lalo tayo, hindi lang tayo Baptist. Tayo yung Baptist na mga Baptist. Alam nyo ba yun? Anong ginagawa? Basic lang, at least umatin ka, makinig. Kasi pag hindi ka nakinig, hindi mo natutunan, ang silbi nun.
I mean, kaya ngayon iba nga, ngayon uso na lang online. Pasta natin, dumami yung likes nyo. Dumami yung views. Mas gusto ko nakikita kita dito. Amen. Amen? Mahalin mo siya, lahat ng puso mo, kaluluwa, walang, huwag mo i-compromise yung mga bagay na ganyan. Ano pa? 1 Chronicles 10. Ito naman, sino to? 1 Chronicles, yan po ay bandang kay David. Amen? Maba ako mali. Okay. So then, for his transgression which he had committed against the Lord, even against the word of the Lord, which he kept not, and also for asking counsel for one that had familiar series and inquire of faith. So, alam niyo si Saul, may mga kwento to, may mga panahon sa kanya, ang ganda na ginawa niya. Amen? Lalo nung una naging hari siya, naalala ko yun, talagang biglang tumapang siya talaga eh. Wala na siyang pakialam sa ibang tao, kaso nung sinumbong sa kanya, pambira, nag-iinit ng ulo niya, pero sabi doon, the Spirit of the Lord came upon him. Ibig sabihin nun, hindi yung basta. Pag hari ka, gawin mo yung dapat mong gawin. Amen? Amen. Kaya ako minsan, sana hindi kayo naano sa akin pag ako yung mainit ng ulo sa bakla or something, kung ano mong compromise. Mamaya, marami pa tayong mabanggit. Normal yun! Pag naglilingkod ka sa Diyos, galit ka sa ayaw ng Diyos. Amen? Amen. Hindi lang ikaw yun. Huwag mo isipin ako na naman yan eh. Kung sa pool ka, di sa pool, mabaguhin na lang. Amen? Para sa lahat po yan. Kaya sabi dito, kaya nakakalungkot kay Saul. Ang ganda ng umpisa niya. Bandang huli, nag-compromise siya. Bira, kilala niya ang Diyos. Kilala niya propeta ng Diyos. Nag-inquire pa siya sa mangkukulam. Kasi nga, noong time na, iniwanan na rin siya. Kasi sa napakarami niya ang compromise. And then, marami pa dito, pero tapusin ko na. Ito na lang, isa sa mga lagi nating kilala, no? Na hindi compromise siya si Daniel. Amen? Hindi nyo pakilala si Daniel, lalo mga young people. Ito kayo may inspire pag nakilala nyo to. Kung sabi niya dyan, siya po'y sinakop na, pinadala sila sa ibang bansa, pero hindi pa rin siya nag-compromise. Diba? Ano sabi dyan? Kaya magbasa, ready, go. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile. Okay, so nung panahon nila, alam nyo naman yung dietary law na applicable pa rin sa kanila. No? So sa kanila, bawal yung mga baboy, bawal yung ganyan. So si, ano, wala na siya dapat pakialam niya, pero siya hindi nag-compromise. At dapat natin gayahin later. Alam nyo na yung Book of Daniel, yan ay may kinalaman sa end times. Kaya dapat ganun din tayo. The more na lumalapit yung end times, dapat lalo tayo hindi nag-compromise. Amen? Amen. Kahit pa yung mga ibang baptist yung nag-compromise na, huwag tayo. Amen? Amen. Hindi, pastor, mas maganda yung maraming friends. Talaga, kaso hindi yun ang gusto ng Diyos sa atin. Mas pure tayo, yun ang gusto ng Diyos. Ito siya mga please. At pwede naman tayong dumami at hindi mo natin kailangan maging sobrang dami. Kailangan lang natin ito pa rin ang kalooban ng Diyos. Sige, last na po ito sa nabanggit ko na niya yung James Paul, di ba? Alam niyo na yun? The adulteresses, the adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of this world is enmity with God. Pag mahal na mahal mo isang libutan, basta huwag mo nang banatan si Vice Pangit, baya, nagpapasaya lang naman si Tito Bec and Joey, huwag mo nang banatan si Abante, huwag mo nang banatan si Billy Baylam. Hindi pwede, kailangan kong gawin yun. Kasi hindi tayo kaibigan na sanlibutan. Amen? Amen. Pinasabi ng Diyos, pag kaibigan mo ay gusto ko maging maraming friends. Gaano kadami? Sabi kang, ang friendship of this world is enmity with God. Gusto mo maging kaibigan ako? Kalabang ka ng Diyos. Gusto mo ganon? So sana hindi. At maraming pa tayo niya. So, Mark 8. Dito ako tapusin ka sa Mark 8. Ano sabi po dyan? Ay, basa po, ready, go. And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow. Okay, malinaw po yan. Ang Panginoon na nagsabi dyan. Hindi ko po kayo pinipilitan dahil gusto ko, tayo ay wala lang, mas maganda atang ano tayo, parang nasa bubble, yun ang tawag nila sa atin minsan, nasa bubble, alam nyo ba yun? Yung tayo-tayo lang. Yan ang sinabi ng Diyos.
Okay? Hindi, basta ba pwede naman kahit Kristiyano ka, pero nakikisama ka pa rin sa libutan. Pwede ba yon? Ang sabi dyan? Ang gustong sumunod sa akin, i-deny ang kanyang sarili. Kahit gusto mo yun, eh, gusto ko yung bas, Panginoon eh, i-deny mo yung gusto mo. Pati sarili mo at magkarga ka ng cross, obviously, dito yung ginagawa sa Pangasinan ba yun? Ito yung mga dapat mong gawin. Katulad yung pag-church lang, basta nakakatamad, gigising ako maaga. Pag nagtabaho ka na, dapat sanay ka na dyan. I-deny mo yung sarili mo, pati tulog, basta, nasarap matulog, eh, oo! Pati kaibigan ko, pati religion ko, dati! Ay, naligtas ka ba doon? Ba't mong hihinayang ka dyan? Basta pangangailangan namin araw-araw. Ba't mapabayaan ka ba ng Diyos? Sabi niya, deny yourself, take up his cross, follow me. So, walang compromise. So, dito na ngayon tayo sa ating kwento. So, at this point, paano ko na lang, bumilisan ko na lang, kung hindi nyo kilala si Jehoshaphat, siya nga po yung King of Judah, isa sa mga King of Judah, righteous king po siya, kaso may, mamaya makikita natin yung kanyang dalawang beses po siya nag-compromise sa magtatay. Okay, kasi sa yung nabanggit natin kanina, si Ahab, loko-loko yan. Yung anak niya, loko-loko din, syempre. Sino ba yun? Ahaziah, anak niya ni Jezebel. At naging asawa ng anak ni Jehoshaphat. So, gaano kaloko-loko to? So, parang ito yung gusto kong i-point natin dito eh. Paano nangyari yung pastor? Yung pag matino ka, matino din yung hindi lagi. At lalo na, kwento ko na lang mabilis kasi may magandang kwento to si Jehoshaphat. Hindi pala maganda, pero sikat. Kaya hindi ko makakalimutan yung si Micaiah. Kilala si Micaiah? Hindi mayaman yun. Hindi, yun yung pangalan niya. Pero, sa kwento ko na lang, asa na ba ako? Second Chronicles. Dito na tayo mamaya sa 20, okay? Hindi, sa 19. Anyway, dyan lang yan, ha? So, what happened? Bakit siya makikipag... dito kanina, saan ba yun? Yan. Now, Jehoshaphat had riches, honor in abundance and joint affinity with Ahab. Anong sabi affinity? Ano yung join? Alam niyo naman yan, di ba? Ang dami nga nag-invite. Oh, join ka na sa amin. So, mag-join ba kayo? Depende kung saan yun, sino ba yan, okay? So, tayo, maraming magaganyan sa atin, kahit tayo, ginagawa natin sa iba yan, di ba? Mag-join ka sa church, kung ligtas ka na, kung hindi ka paligtas, mag-join ka sa mga anak ng Diyos. Walang problema, kaso, ang alam na alam dapat ni Jehoshaphat, itong si Ahab, loko-loko nga, wicked. Yan ang title niya eh. Kaya later, nasabihin sa kanya ni Jehu, yung prophet, ba't mo tinutulungan yan? Okay? So, yun nangyari doon. So, nakakalungkot kasi righteous dapat ang kasama, mga righteous. Yung wicked, ano, either kalaban natin or tinutulungan natin para maging righteous. Pero huwag mo siyang tutulungan doon sa kalokohan niya. Yan ang kwento dito. Pero ang ginawa nito ni Jehoshaphat, nagkaya, pala mga hari, mayaman yan eh. Ang tawag dyan, nag-chat-chat siguro. Oy, mayaman ka, mayaman ako. Mayaman yung mga alipin dyan. Tayo, friends lang tayo. Usap-usap siguro gano'n kasi hindi sinabi dito exactly bakit sila nagganyan eh. Kaya nag-ano tayo, okay? Anong nangyari? Hinahanap ko talaga, hindi ko makita. Wala eh. Siguro gano'n lang. Parang si, alam nyo ba yung mga upper classes, magkakaibigan niya, kunwari magkalaban si Biden saka si Trump, magkalaban yan pag dinay, ano, sa butuhan. Pero pare-pareho yan po, upper class na yan. Nabanggit ko last time sa inyo, mga elite ang tawag dyan. Magkakaibigan din yan eh. Yung mga picture po yan, si Obama, si Clinton, si Trump, magkakasama. Hala ko ba magkakalaban kayo? Nagiinuman. So, ganun nangyari. Si Ahab, si Jehoshaphat, supposedly, righteous king at hindi righteous king magkasama. Eh ngayon, nagkayayaan ngayon. Kwento ko na lang sa inyo kasi ano, mabilis. Eh alam niyo mga hari, mayabang din. O, sino yung kalaban nila dito? Kalimutan ko tuloy. Yan. And Ahab king of Israel said to Jehoshaphat king of Judah, "Would thou go with me in Ramoth Gilead?" Lugar po yan. Ang kalaban nata dito, Syria eh. Kalimutan ko rin eh.
So may kalaban sila. Yan. So hindi dapat niyang samahan yun. Tama? Kahit kayo po mga kayo, mga bata kayo, minsan pag may kalaban yung kaibigan nyo, kalaban nyo na rin, di ba? Ba't ganun? Supposedly nga, tayo yung mga peacemaker. Okay? So ba't magkakalaban ka dahil lang kalaban? Anong alam mo doon kung bakit naging magkaaway yun? Yan, tama, Syria nga, no? So anyway, ito yung kwento. So ikaw, wala ka na dapat pakialam sa laban nila. Anong gusto niya? Mas mayaman pa. Mayaman na itong mga to eh. Problema nito, yun nga, yung friendship, minsan mag-iingat kayo dyan. Payabangan niya, no? O sige, ano? Labanan natin yun. Magkaibigan ka talaga sa akin. Ngayon, ganyan ang mga usapan ngayon sa Europe, di ba? Kasi nga, yung China, ganyan, nag-aanohan yan eh. Kahit Pilipino, nakikisaw-saw. Alam niyo ba si Marcos? Sabi, pati tayo ba? Kisaw-saw dyan, ubus tayo. Eh, pinangakuha ng Amerikano. Mayroon tayong base dyan, poprotektahan ka namin. Ang bilang poprotektahin, bago tayo protektahan niya, ubus na tayo. Alam niyo ba yun? Nakita niyo ba yung mapa yung US? Tayo, Pilipino, andito tayo, pangharang tayo doon. Ang loko-loko yung mga yun eh. But anyway, ayoko din sa China, pero still, yabangan niya, no? Sige, labanan Syria. Ito si Joshua, ba't di na nag-isip? Hindi na tanong sa Diyos. Minsan ganyan tayo eh. Alam niyo ba yung mga sinasama, lalo kayong mga kabataan, salamat yung iba nagtatanong si Andre, nagtatanong sa akin yun eh. Yan, si D.A. minsan. Basta ano ba itong gantong sinamahan ko, sinasama ko dito? Ano ba to? Kung di mo alam, magtanong ka, ikaw tatanungin ito, pwede magtanong. Ang dami organization ngayon dyan, di mo alam kung para saan. Amen? Baka ginagamit ng Diyos yan. Ng Diyos, okay yun. Ng demonyo, paano pag ginagamit ng demonyo yan? Minsan yung ibang front nila, tumutulong kami, kung ganyan. Lahat naman yan, ganun, kahit sa Tanas, kunwari, yung Mormon. Tutulungan namin. Yung napumunta dito, yung JW, sabi ba naman? O, oh, kamusta kayo dyan? Sino ba kayo? Hindi, nagtatanong lang po kami sino na tutulungan namin. Huh? Galing. Ano, mayaman? Kunwari lang yon. May ibang agenda yan. Katulad nito, anong agenda ng mga hari para manakop? Yung US, ba't tinutulungan nyo yung Ukraine? May panalo sila dun pag napahina yung kalaban nila, hindi sila yung pinakamalakas. Hindi sila mabait. At kaya ito si Ahab, ito, hindi na nag-isip, parang tayo minsan, hindi na nag-iisip. Pwede ba mag-isip-isip kayo? Kaya ibig sabihin nyo, ayokong pakialaman sana yung buhay nyo pag nabalitaan ko si ganyan, ganyan, gano, sumama sa ganyan. Mabuti man lang kung spiritual talaga. Di ba? Kung lagi ka nasa church, di ako kakabahan. Eh kahit nga kung lagi ka nasa church, kinakabahan pa ako eh. Ito, nakikinig daw ng kung sino to. Sana, nakikinig talaga, nag-iisip din, nagtatanong. Okay, hindi yun nakikinig lang, tapos okay na, mamaya, naliligaw na. Ganun si ano, hindi na nagtanong. Ang dami niyang ginawang tama. Pero nung sinubok na siya sa bagay na to, kaibigan lang naman eh. Sumama siya, ano nangyari doon? Bago siya sumama, alam niyo yung mga hari, takot din yan. Siyempre, maubusan ng tao, di ba? Yung ginawa nila, humingi sila ng tulong. Kanino? Sa palagay niyo? Even sa society natin, minsan yung iba dyan, nagtatanong, mga takot din yung mga yan, alam niyo ba yon? Kaya salamat yung mga pastor, minsan inaasal, pero minsan ginagalang din. Napansin nyo ba yon? So nagtanong sila kayo sa mga propeta. Ang problema sa propeta sa Israel, mga loko-loko na. May isa lang natitira, kaso nakakulong pa. Yun nga si Micaiah, no? So sabi ng mga kunwaring propeta lang, sige lang, manalo tayo. Eh sabi ni Micaiah, inasal-asal pa siya, sige, mamatay ka dyan, bahala ka. Hindi, bahala nga si Micaiah. Banda ulit, patay nga si Ahab. Eh, munti ka na si Jehoshaphat. Kasi hinabol na siya eh. Alam mo yung hari, ibang ano niyan eh, ibang attire niyan. Kaya nung una, napagdiskitan si Jehoshaphat, takbo siya, iyak siya eh. Eh, maganda rito, kahit paano righteous, pinakinggan ng Diyos. Ewan kung paano mag, ano to, yung gumanon. Nalaman ng mga tahin dito yung hari na Israel. Eh, hindi siya hinabol. Okay, ang ganda yung, ganda yung kwento niyan eh. Yung bandang huli, si Ahab, siya pinagtago na, hindi na makita. Kaso merong tumira, gumanon lang oh.
Nasa pool ba naman? Kasi nga, gusto siyang patayin ng Diyos. Kalaban ng Diyos to si Ahab eh. Amen? Amen. Kaya kayo, minsan may na-expose tayo dito mga false prophet. Kailan lang, yung Hillsong. Diba? Matagal na yan eh. Baka nakikinig pa kayo nun. Hindi ibig sabihin puro Jesus, Jesus yan. Kristiyano yan. Nililigaw kayo niya. Kaya nga sabi lagi sa'yo, magtanong kayo. Amen? So yun, anong nangyari? So obviously, talo si Jehoshaphat. Patay yung partner niya, siya naman, buhay nga, kaso, talo pa rin. Ikaw ba yung umuwi ng talunan, di ba? So, jump na tayo dito, kaya yung binasa natin kanina, he returned in peace. O, so, hindi siya namatay. Problema! Ito na yung propeta ng Diyos ngayon. Alam niya eh. So may duda ba kayo na mali yung ginawa ni Jehoshaphat? Sana hindi, kasi sinabihan siya ng lingkod ng Diyos. Hoy! Alam mo, tama yung ginawa mo, ha? Susumpain ka dyan! Ito yung message natin ngayon, huwag kang tutulong sa mga ungodly. Kaya sabi ito, why should we avoid association? Kahit kaibigan lang. Yung yan, nabanggit ko sa'yo si Abante, kasi matagal ko ng suspect yan. Pero syempre, yung mga Baptist yung iba, ginagalang, kaya hindi ako ano. Pero, eh, kaibigan niya daw si Kibuloy. Ngayon, nagtitirahan sila. Oh. So anyway, siya nagsabi nun. Interview yon, kaya kayo na mag-isip. So bakit natin iwasan dapat yung mga yan? At lalo kayo, isipin nyo, i-apply nyo sarili nyo to. May mga friends kayo, may mga nag-aakay sa yung saan-saan. Magtanong-tanong kayo, para saan po ba to? Ay, tumutulong kami. Kahit Catholic, kahit Mormon, iglesia ni Mala, tumutulong yan. Nakikinig ba? Si Ahab, ganun din eh. Tulungan natin mag... kasi alam niyo Israel, dito yan eh. Judah, South. Israel, North. Yung Syria, nasa taas. So pag nasakop nila yun, parang tinulungan nila yung kanilang mga mamaya kasi lalaki yung ano. Parang Ukraine, Russia, ganun yun eh. Sakupin natin yung... Pagbigyan, laki na ng Russia. Dadagdagan pa natin. Kasi I'm serving the people of Russia. Ganyan yung si Putin eh. Loko-loko yan. At ganun din si Ahab. But anyway, namatay si Ahab. Si Jehoshaphat hindi, kaso. Salamat kay Jehoshaphat kasi kahit paano, anak siya ng Diyos. Amen? Sinabihan siya. Alam niyo, iba dito kaya di natin masabihan. Pinaparinggan lang natin, or tayo naman, tinuturo natin umiwasay sa kanila. Kasi wala naman sila dito eh. At hindi sila makikinig sa atin. So, salamat kay Jehoshaphat. Siya ay winalningan ng Diyos sa pamamagitan ng lingkod ng Diyos. Ang sabi dyan, hoy, ba't mo tinutulungan yan? So yan ang message natin ngayon. Dapat mo bang tulungan yung mga galitang kinagalitan ng Diyos? Sagot, hindi. Hindi dapat. Kaya number one point natin, bakit dapat natin silang iwasan? So again, ulitin ko, kung kaya nyong dalhin. Mga kaibigan mo, loko-loko sa ngayon. Mababaw sa ngayon. Mahina sa ngayon. Dalin mo siya. Sabi din sa Bible, consider thyself lest thou also be tempted. Ganun niya. Kung tutulong ka, siguraduhin mo kaya mo. Eh kung ikaw madala niya, kung saan? Tapos ka. Kaya sabi daw, huwag mong tutulungan. Bakit? Number one, ano nakita niyo dyan? Kitang-kita agad eh. Ulitin ko, ang tanong. Tanong lang to, pero... obviously, rhetoric question yan. Parang nag-preach siya ng isang oras si Jehu niyan. Ang sabi niya, dapat mo bang tulungan yung loko-loko, yung ungodly? Tapos, bago mo tulungan niya, minahal mo yan eh. Biruin mo yung buhay ng tao mo. Eh, balikan niya natin sinabi niya. Yung sinabi niya dito, talagang loko din to eh. Ano sabi dyan? Ano sabi yun? Yan. So, sama ka ba sa akin? Sama ka ba sa akin? Sabi ni Jehoshaphat, I am as thou art. Politiko. Ano mga politiko? Ganyan, di ba? Sabi ni Pinoy dati, ako, ang, ano niya sabi niya? Kayo ang boss ko. Niwala naman yung iba. Ganyan sinasabi ni Jehoshaphat, ako ay iyo at ang akin ay iyo at ang akin ay akin pa rin. De. Obviously, sinasabi niya, parang ganun daw, di ba? Kaibigan, bigayan. And my people as thy people. And we will be with thee in the war. Parang ano yan, US ngayon, pinangako yung kanino.
Pero pangako lang, hindi ka sigurado dyan. So, pero ang gusto ko sabihin nito, mayabang to. Ba't mo tutulungan yan? Amen? Amen. Alam nyo ba yung kahit yung mga NIV, kaya na naman yan pag yan, may nilagay sila dyan baptist eh. Ay, may tumulong sa amin baptist eh. Kaya yung mga hindi na nag-isip, basta may baptist, okay na rin yun. Di supportahan natin yan. Hindi mo alam, mga compromiser yun. Kahit yung Catholic na buo yan dahil sa mga loko-loko, saka may mga tunay na compromiser nga lang. Naintindihan mo, compromiser? Yung sumama, hindi naman dapat. Ganyan po lagi yan. Kaya hiwalay tayo dapat dyan. Kaya number one, bakit tayo dapat humiwalay sa kanila? Sa mga taong yan or organization. Gusto kong bagay, anong sinasabi yung organization? Yung organization po, mas matindi pa yan sa tao. Ngayon, yung kaya madalas yung si Putin daw ay tinitira. Kasi sabi nung iba, pag namatay si Putin, wala nang gera. In a way, siguro totoo. In a way, siguro hindi. Kasi organization yung bansa yan, nag-share yan ng kanilang mga concern, tsaka ano yung ano, benefits, interest. Ganyan po yung mga kumpanya. Walang masama dyan, pero mas matibay yan yung mga organisasyon. Mamatay ang leader, may papalit. Pero pare-pareho pa rin sila ng objective. Kaya mag-iingat tayo dyan kung sino man tao yan or organization. Pag ungodly yan, iwasan natin. Bakit? Number one, sinabi dyan, no? Sa balik tayo sa 19:2, sabi dyan, ba't mo tutulungan yan? Mahal nila, ba't mo mamahalin ang mga galit sa Diyos? Bakit? Yun ang tanong, bakit? Dapat hindi. Yeah, basta, sino ba'y tinutukoy mo? Lahat po tayo ng nagko-compromise kahit saan. Isa-isa natin. Saan tayo nagko-compromise minsan? Ngayon, basta kung may Muslim dyan, nagbebenta ng DVD. Eh una, wala na, hindi na uso yun. Pangalawa, ano ang binibenta ng Muslim? Casey. Casey. Diba? Una yung mga hindi nagbabayad ng ano yan eh. Anyway, sa kanya kasi mayroon patunayan yun eh. Pero, ako wala akong problema doon. Kunwari, di ba? Bumili nga tayo dyan isang beses eh. Kasi business yan, tsaka, ngayon, kung meron tayong matutulungan na mas dapat ang tulungan, mga kapatid, yun ang tulungan mo. Ngayon, neutral yan pag business. Kaya sinasabi ko dito, alamin nyo kung paano saan nila ginagamit yun. Okay? Kaya magtatanong-tanong tayo ngayon, yung mga Muslim ba galit sa Diyos? Sa tunay na Diyos? Eh may Diyos din sila eh. Galit siya sa tunay na Diyos kay Jesus. Tanungin nyo. Kahit yung Quran nila hindi galit kay Jesus, sila galit kay Jesus. Ba't ganun? Ewan ko sa kanila. Galit yan sa Diyos. Ah, dahil ang pinopromote nila yung peking Diyos. Ganyan po yan. Kaya wag natin, again ha, so nag-share tayo ng kaso nung ano nga, nung kanilang holiday last. Hindi natin sila sinira kasi nga, gusto ko sana, kaso araw nila yun eh. So, parang bastusan ang dating sa kanila, no? So, pero napakahirap mong share niyan. Dalawang beses ko na lagi siya sabi sa inyo, dyan sa, isang beses dun sa, saan ba yan? Isa, definitely dyan sa batasan, isang beses. Isa pa ako na-meet na kabataan, Muslim. Tinanong ko talaga kasi, nababalitaan ko, sabi ko, lalo pag babae, kahit lalaki, no? Anong gagawin sa'yo ng magulang mo pag umalis ka dyan sa Muslim? Papatayin po kami. So, tanong ko sa inyo, ungodly ba to o godly? Ungodly po yan. So, huwag yung tutulungan yan. Again, individually, pwede ang tulungan. Yayain natin sa Panginoon. Hindi yung tutulungan mo na gawin nila. Oh, okay lang yan, mga kapatid na Muslim. Tinawag mo pang kapatid. Mga politiko gumagawa nun. So tayo, share natin sila para maligtas sila and then madala natin sila sa Panginoon. Hindi natin sila tutulungan. So ano pa yung mga example niya? Marami po ngayon mga organization na ano, kunwari, nabagit ko na yung Jehovah, yan, kay ano, Soriano, di ba? May sarili silang mga rescue, ano, mga ganyan din yung mga yan eh. Pang ganyan po ng tao yan. Eh pag hindi na nag-iisip, kung backup yan, for example, ng Mormon Catholic Iglesia ni Manalo, Iglesia ni Soriano, tutulungan mo pa yon? Sige nga. The more na umaman yung mga yan, mas marami maluloko yan. Kaya kung bayaan mo na yung mga unsaved doon, tayo yung mga ligtas, ang dapat? Yun ang tanong ko, sana hindi mo tulungan yan, okay? Kasi number one, they hate the Lord. They are haters of the true God.
At sabi dyan, therefore is not a pandemic from before the Lord. Ganun pala yun. Pag tinulungan mo yung ungodly tsaka wicked, ang Diyos ngayon, galit sa kanya, di galit din sa'yo. Tama? Gusto mo ba yun? So number one, wag. Huwag mo silang tutulungan kasi haters of God sila at mag-iipon ka ng galit ng Diyos sa'yo. Kaya huwag kang magtaka, eh ba't galit din sa akin yung si Pastor? Eh, kala ko ba ano? Eh kasi backslider ka. Mamaya, yung ano, galit din sa'yo yun. O saka ngayon, di kawawa ka, mag-side ka na, no? Choose sides. Sabi ko rin kay Rain kahapon, kasi nga, ganyan siya. Naintindihan ko na yung mga bata kasi parang ano kayo, di ba? Kaya nga sabi, as children, toss to and fro. Para kayong di mapilme sa isang lugar. Kung saan ka magkakaroon, doon ka. Ay, kaibigan kita ngayon. Ay, wala ka na. O sige, dito na ako ulit. Napakahirap ng ganun. Walang karakter, no? So, kaya nga dapat mabuild yung karakter sa inyo. Kaya sabi dyan, number one, there, huwag mo nang tulungan. Amen, yun ang ano dito. Pinaka-message ni Jehu dito. Napaka-iksi lang. Pero sana, tumalab kay Jehu siya pa. Actually, tumalab naman. Pero uulitin niya yung kalokohan niya. Okay? Number one, there, ito. So, number two. Ito pong 3 to 11, napakahaba. Ang nangyari po dito, ano, nag-warning na ngayon, parang natauhan din si Jehu, ah si Jehu tuloy, dahil kay Jehu natauhan si Jehoshaphat. Ang ginawa niya ngayon, ang dami niyang ginawang tama, okay, yun ang maganda doon. So nung mga ginawa niya dyan, sabi dyan una, ang sabi sa kanya ni Prophet, hindi naman siya agad papatayin kasi ang dami niyang ginawang tama, eh, no? So yun ang maganda doon. Kaya ngayon, yun itong message sa atin dyan, at least mag-ipong ka na ngayon ng good works, amen? Andito ka na rin lang. Darating yung panahon, masusubukin ka. Lahat kayo, mga bata. Darating yan, magkakaibigan dyan. Kala, wala akong choice kasi ganyan eh. May choice ka pa rin. Pero, habang di pa dumarating yung mag-ipong ka na ngayon ng good works, yung mamimiss mo. Okay na, gusto winning ka. Nagbibigay ka. Sumasama ka. Active ka. Gawin mo na lahat ngayon. Habang hindi pa dumarating yung pagsubok. Ngayon, ang ginawa ni Jehoshaphat, ang dami niyang ginawa dito. Isa-isay natin. Yung tayo aabot mamaya, nasa part 2 na lang mamaya hapon. Kaya sabi dito, and he went out again to the people, so may mga binisita siya, at sabi dyan, and brought them back unto the Lord God of their father. So magandang ginawa niya, either kung anong ginawa niya, programa, para yung mga tao ay magbalik loob sa Panginoon, maganda to eh. And he said, judges, so ibig sabihin, parang inayos niya yung bansa niya. Okay, binigyan niya ng mga officer dyan na magaling. Okay, ano pa? Kaya sinabi niya, in-instruct niya na, o ganito gagawin niyo, dapat yung judge niyo, judgment niyo maganda, maayos. Okay? Sabi niya, hindi dapat sarili niyo lang para sa Panginoon. Gaganda, di ba? Ano pa? O dapat may takot kayo sa Diyos. Okay? Kasi ang Diyos ay hindi namimili ng tao. Ibig sabihin, hindi yun, anak ka ng ano, walang pakilaman Diyos dyan. Kaya lahat kayo dapat magtino. Okay? Walang yung gift dyan, isa yung bribe yan. Walang ano dyan, walang under the table, walang ganyan dapat. Ang ganda ng ginawa nila dito, ni Jehoshaphat. Sabi dyan, ano pa? Set of the Levites and the priests and the chief of the fathers with them for judgment of the Lord and the controversies when they are returned to Jerusalem. So, sabihin, again, inayos siya po yung organization. Sa bansa natin, kung alam yung history natin, tumitino po yung bansa pag magaling yung leader, tapos pati yung mga sumusunod. So, hindi naman lahat kasi susunod lahat. Pero may paraan dyan pag magaling ang leader. Amen? Kaya through the history, natin kinakabisado na anong ginawa ni ganyang presidente. Kinakabisado nyo pa rin ba ngayon yun? Hindi na. Namin ganun, alam namin ginawa ni Magsaysay, paano siya namatay. Si Rojas dati yun, alam ko ngayon, hindi na. Pero hindi ko makalimutan si Magsaysay. But anyway, gumaganda po si Marcos, may ginawa din maganda, tapos nagnakaw. Anyway, ganda ng ginawa ni Jehoshaphat. You know, perfect heart. And cause, so winarning yan. Kaya ito pa yung mga points ko dito, ha. Number two, point number two, bakit dapat tayong humiwalay sa kalaban ng Diyos, sa mga haters of God, ba't hindi dapat natin siyang tulungan sila? Bakit? Una, magagalit ang Diyos sa atin, galit sa Diyos yan, ba't tayong tutulungan? Pangalawa, yung mga magandang ginawa dito ni Jehoshaphat, it conflicts with the good works toward God. Tingnan nyo to, kunwari, ano ba maganda example?
Yan, katulad niya, yung example niya, drug, siya nalang madaling example eh. Palibasa yan, may kwento yan si Bud eh, si Raven. So, kunwari ako, mayor ako. Anong gustong gumawa sa mangyari sa aking city? Siyempre, mapabuti mga kabataan kasi sila yung future eh. Pag matalino sila, later yung bansa natin, yung ating city ay unlad. Kasi matalino, matino. Paano pag ganito ginawa ko? Kunwari, nagtayo ako ng school. Pinondohan ko yan. Lalay ko doon, no drugs. Pero bandang huli, ako pala yung nakikikat din ako sa drugs. Ba't kaya hindi mawala itong mga drug lord dito? Parang sa Davao, di ba? Hipokrito yan si Duterte. Yung mga nagsabi po doon, sabi, ay, right. Yung mga ordinaryong tao, parang ano nga, walang drugs dito ah. Ha? Anak niya, drug lord eh. So, ganyan sinasabi ko dito, nakikinig ba? Mga anak ng Diyos, kung gusto nyo maglingkod sa Diyos, gusto nyo pagpalain kayo ng Diyos, pati anak nyo, pati yung kung saan kayo nandun, anong gagawin nyo? Lumayo kayo sa mga loko-loko. Kasi pag ginawa nyo, gumagawa kayo ng tama, gumawa kayo ng mali, gumagawa ng tama, ginagawa ng mali, conflict yan eh. Ang mangyayari niyan ngayon, mas lalo kayong mapapasama. Naalala ko tuloy yung, again, si Noah. Bago mag Noah's flood, ano yung meron? May mga anak ng Diyos. Ang problema, nakisama sila sa mga, sabi doon, daughters of men. Ibig sabihin, mga unbeliever po yun. Kasi ang gaganda nila eh. Maganda naman lahat yan eh. Ano ba yun? Bakit nila in-emphasize yung ganda ng mga unbeliever? Kasi loko-loko na sila. Nag-compromise na sila. Kaya nung nagkaroon ng intermingling yan, mga anak ng Diyos, saka hindi anak ng Diyos, ano nangyari? Curse, lalong sumama. Ganun po yan. Kaya yung mga churches na alam ko, kahit yung Southern Baptist, pag pinag-aralan niyo po yung history, napakaganda yan po niyan. Sila yung nag-reform sa mga Baptist. Tinulungan nila yung mga mahirap na Baptist. Tinulungan nila na revive yung King James. Nung yumama na sila, anong ginawa nila? Katulad ng mga iniwanan nila. American Baptist. So kaya tayo ngayon, kaya sabihin nyo, basta ba't binabanata mo yung mga yan? Eh, loko-loko sila eh. At di sila tayo magjo-join sa kanila. Amen? At sana ganun din kayo. Yun ang message natin. Kung may nakita kang mali, kabuktutan sa mga yan, huwag mo nang, ano, dahil sa Diyos tayo mananagot. Hindi mo sabihin, basta Baptist yan eh, Baptist yan eh. Okay na yung ginawa ng Baptist. Parang, ano, Bible yung Baptist? Ay, meron yan, Bible Baptist. Hindi mo sabihin, lagay mo sa pangalan mo yan, yun na sinusunod mo. Ang daling gawin yan eh. Alam nyo ba yun, lalo nga yung mga yun, especially ngayon ha, eh napansin ko, wala sa kaya, halos wala akong kaibigang Baptist eh. Alam nyo ba ginawa ng mga yan, pero salamat yung iba, honest din eh, pag tinanong mo. Nakuha ko rin sa kanila yan eh. Sila rin magsasabi sa akin, eh yung mga yan kasi nag-compromise dito kasi dahil sa pera eh. Oh. Kaya alam ko ngayon. Tsaka yung mga bakit, ano, ang daming pasto nito, ang dami na send nito kasi may pera. At alam mo yung mga quality ng mga pasto na sinesend nila, kung saan-saan lang inuha. Hindi mga tunay na likod ng Diyos. Bakit? Kasi ito nakatingin pera eh. At sabihin niyan, oh, yung pasto namin dito, binigyan namin ng ganyan, oh, di may church doon. Amen! Amen! Sino ba yung tao yun? Ewan ko. Utu-utu naman kasi kailangan lang ng pera eh. Di ba? Diyan nangyayari yan. Kaya ganun tayo, mga member kayo, lahat kayo, later. Magte-take part kayo sa gawain ng Diyos at malaki ang magiging part nyo, kahit mga babae. Alam nyo ba yon? Kaya ngayon pa lang, humiwalay na tayo dyan. Wala kang pakilang baptist yan. Basta tumutulong sa tao, kahit demonyo tumutulong sa tao, kunwari. Kato, si ano na lang, sino ba yung sa India? Katoliko? Si Matt. Na yung babae. Sikat na sikat. Mother Teresa. Ay, sikat na sikat yun. Kasi nga, ang bait daw. At minahal daw siya ng mga Indiano. Totoo naman yung kaso. Ano ba si Mother Teresa? Hindi na iniwala sa Diyos yun. Alam nyo ba yun? Eh, kayo kasi, hindi nga alam natin eh. Pero pag inaalam mo yung mga bagay na yan, kahit ang daming ginawang tama niyan, hindi na iniwala sa Diyos. Pero, madre, ano yun? Ayun nga, kasi kung di nyo alam eh. Pero kung alam nyo yung katotohanan ng mga bagay, hindi kayo magtataka. Ganon ang ginagawa nila. Nililito nila yung tao. Kaya ang sinasabi ko dito mamaya, yung ano pala, dalawa pa natin. Ulitin natin ito para kay Ring, kung aatin talaga siya mamaya.
Pero gusto ko lang sabihin, number one, bakit hindi tayo dapat tumulong dyan? Una, they are haters of the true God. And kayo, pag tinulungan niya, katulad ni Jehoshaphat, winawningan siya. Later, mangyayari po yun. Alam niyo ba yun? Hindi sa buhay niya, salamat. Pero yung mga anak niya, may sira ulo. Kasi yung anak niya, yung kanyang anak na babae, may asawa ng anak ng hari na Israel. O paano yun? So magkakaanak sila, magiging hari ng Judah, papatay naman yung kapatid niya. Kaya gano'n sila, no? Malamang may naturuan yun. Kasi raulo nga yung mga lolo-lolo nila, tatay-tatay nila, tatay-nanay nila. Pinatay nga sinabot eh. Napakagandang kwento na nakakaiyak yung pag naano. Walang kinalaman yung tao. Pinatay nila si Raulo. Ngayon, dinama yung Judah. Supposedly yung Judah is Southern Kingdom ay medyo matino ng konti. Nakipagkaibigan kasi. So ganito ngayon, natapusin na natin to. Naka 52 minutes na tayo, mamaya yung another 2 points. Isipin nyo yung sarili nyo ngayon, sinong kaibigan nyo? Ngayon kung may kaibigan kayo na gusto nyo dali sa Panginoon, una kayo nga yung magtino. Hindi mo madadala sa Panginoon yan. Sa panahon natin ngayon, kung hindi ka tapat sa Diyos. Kasi nga, hindi ka tapat sa Diyos, dadalin yan. Nahatakan kayo. Eh, baptist tayo. Eh, tayo kung tingnan, baptist. Pakinan sa baptist. Sa Panginoon, kahatakin mo yan. Amen? Kung baptist ka lang sa pangalan, walang kwenta yon. Kaya number one, huwag natin silang tulungan. Ang tulungan natin yung gawain ng Diyos. Amen? Amen. Yung totoo, malinaw sa iyo, ito gawain ito ng Diyos. Hindi ko magpapalito. Amen? Amen. Kasi the more na tulungan mo yung gawain ng Diyos, lalaki yan, lalago yan. At tinulungan mo, gawain ng Diyos ang Diyos. Amen? Amen. Hindi, sideline ako, pastor, dito. Sa linggo, dito ako. Pero dito, pag ano, ibang araw naman, tutulungan ko yung mga, kung sino man yan. Iglesia ni Manalo, Iglesia ni Soriano, Catholic, ano pa? Nakita niyo yung kalokohan ni Jehoshaphat, mamayang napon, pero sabihin ko na rin, mamaya mapapahamak anak niya, bansa niya. Galit sa kanya ang Diyos. Gusto niyo yun? Righteous ka na ng uri. Parang tayo, mga Baptist, pag tinitingnan ko kayo, alam ko lahat ng history niyo. Natuwa ako pag ito, alam ko kailan ito na-baptize, nagtiwala ito sa Diyos. Nung panahon na yon. Ang tanong ngayon, nagtitiwala ka ba sa Diyos? O ano ka na, may sarili ka ng direksyon? Dahil mayabang ka na, dahil nasabihan ka lang kung sino, eh hindi yung kailangan magtapat dyan sa church. Magtapat ka lang ng konti, tapos isaw-saw ka dito. Ngayon again, ha, bandang huli, kayo kasi magde-decide sa buhay niyo yan eh. Ako, hindi ako yung tipong control freak na tinatawag. Okay? Nangangamusta lang ako sa inyo. Kamusta ka na? Ano ginagawa mo sa buhay mo? Mag-pray kita, wawaning nga kita kung kailangan, hanggang dun lang yun. Wala tayo dito, ay, pagkutsabaan natin to, ha? Ano, gulpin natin, ano, Muslim? Hindi tayo ganun. Kung ayaw mo dito, something's wrong with you. Amen? Tanungin mo na yung sarili mo, anong inayawan mo dito? Sige nga. Sumisigaw. Ay, CCF nga ngayon, sumisigaw na eh. Ang problema, yung punto. Anong pinupunto nila? Wala, nang gagaya lang. Minsan nakikinig ko kasi yung mga yun, gaganon-ganon din yun. Pero una, saan mo sila nang galing? Di ba? Yung tanong. So, walang panama sa atin supposedly yan. Tayo dito, pag sumasagot tayo, mayroon kasi tayong punto, mayroon tayong pinupunto. At tama, accurate. Maganda yung pinagsimula natin, maniwala kayo. Walang may babato sa atin yan, kaya kahapon nung, ano sabi sa akin kanina? Victory ako eh. Pastor, magpapastor ako eh. Lakas ng loob, di na lang nagtanong mo. Kasi, kung ako yun, ako may nakita ko na gusto reading, nakatambay lang ako. Pwede ba siya lang para masigurado nung lahat? Oh, okay kayo, tagasang kayo. Ganun dapat. Hindi yung ako, magpapastor ako eh. Kaya, oh, galing nga ako simbahan eh. Ha? Ano? Defensive ka agad.
Kasi alam mo, wala kang kwenta eh. Ngayon din sorry, wala kang kwenta. Pero alam mo na yung sabihin. Lame ka eh. Sana tayo hindi tayo lame. Amen. Inumpisahan tong church na to, actually talaga naumpisahan to dahil doon. Dahil ayaw natin maging ganun. At na sumakit yung mata ko sa mga ganung baptist na hindi na gusto winning. Anong kwenta? Walang kwenta. Mga pagsarili nga. Yan ang totoo. Okay? So, eh, paano kayo, pastor? Eh, namimili rin kayo ng buhay. Oo nga, namimili kayo ng buhay nyo. Kung what degree, maglilingkod kayo sa Diyos. Kaya sana, niadala ko kayo dun sa magandang level ng paglilingkod. Amen? Amen. Pastor, hindi ko masakyan eh. Pwede ka naming hintayin. Walang problema. Huwag ka lang mag-jump ship, sabi nga nila. So, yan. So, pay natin yung mga ano natin. Pinag-pay natin. Pero, wala magbabago sa preaching dito. Hindi ko... Gusto ko silang bumalik yung iba, pero wala magbabago dito. At alam din nila yon. Pero sana... Yan. Yung iba sa atin, I'm sure nasusubok kayo. Lahat tayo nasusubok. Ako, hindi ko na nga sinashare sa inyo eh. Pero, maraming pagsubok. Kasi baka hindi nyo kayanin. At baka iba sa inyo magsabi pa ng ano. Yaba. Yan, ganyan. Ganyan nyo pa ako. Iyon kung mangyari naman yan. So, ano pa? So, tapusin ko pala ito. No? So, number two, it conflicts with the good work towards God. So, yung mga ginawa ni Jehoshaphat, napakaganda. Pero, ito yung hindi ko nabanggit. No? So, alam nyo ba na pwedeng gayahin lahat yun? Yung ginawa ni Jehoshaphat? Lahat yan. Kung ito yung ginagawa natin mabuti. May Bible din sila. May preacher din sila. May pag-gather din sila. Lahat yan. Ay, Catholic eh. Oh. May good works din sila, may ministry din sila. Ano hindi nila magagaya? Yung tamang aral, particularly sa salvation. Alam niyo iba na ginagawa nga nila, kunwari eh. Pero hindi sila sasagad doon. Kaya sana yun na ma-appreciate nyo. Mamaya pupunta tayo doon. Okay? Kasi yung point number 2, may kinalaman sa kaligtasan physically ng nation ng Judah. Okay? Amen? Amen. Nabigat ba? Kulang pa yan. Kakalgaan ko pa yan. Papahinga ako para mamayang hapon. Sana dito kayo. Sinong wala mamayang hapon? O, lahat kayo dito ha. Nasa inyo na. Natapusin natin to ngayon. Mamaya. Do not help the ungodly. Ang ano pala ito? Subtitle, choosing association is crucial to success. Ganasabi, no? Ibig sabihin, mamili ka mga bata pa kayo, diba? Ano sinasamahan mo? Ay, may nag-invite doon, sasama ba ako? Hindi. Crucial yan sa success mo. Ngayon, sa sanlibutan, crucial yan. Ganun din spiritual. Kaya naalala ko si Pastor, may nag-invite kasi sa amin kasi Makati pa kami. E minsan, ini-invite ako. Sa halip na uuwi ako maaga, habol ako sa church. Sabi, dito ka na lang sa amin. Mabuti yung Diyos sumama doon kasi mga word of wife, mga Pentecostal pala yun. Sabi ni Pastor, medyo malungkot si Pastor kasi nakikita niya, oo nga, no? Magagaan ang kabad, eh. At least, di ka na magmamadali. Diba? Sabi ng pastor, hindi siya nagsalita, eh. Pero nag-gets ko yun. Mga malungkot si pastor, wag na nga lang, sabi. Bandang ulit, doon ko na-realize. Oo nga, no? Eh, nag-ano pa doon, may mga oil-oil pa doon. Sabi ko kasi, mga bago, hindi na ako baguhan, pero nag-explore ba? Gusto ko mag-explore, eh. Baka ako sakali gamitin ako ng Diyos doon. Ngayon, alam ko, hindi. Amen? Amen. Huwag kayong makisaw-saw ngayon, pwede kayong magtanong. Amen? Sana ganun kayo at hindi kayo mag-decide ng mali, tapos kasi lang, feeling nyo, alam nyo yung gagawin nyo, hindi naman pala. Okay, so taluhin pa natin mamayang hapon. Let us pray, Lord. Maraming salamat sa aming mga napag-aralan ngayon, Panginoon, napaka-crucial. Ito po'y lagi di pinag-aaral ang buhay ni Diyos. Siya pata pinagpala nyo ng lubos, Panginoon. Sinabi po dito, yumaman siya, pinagpala siya. Ang dami siyang nabuong projects, Panginoon. Bandang huli siya po'y umunlad. To some degree ang Judah, kingdom niya, Panginoon. But nakalungkot, Panginoon, nag-compromise pa siya. Even sa panahon na pinagpala nyo siya. Makita namin yung aming sarili dito, Panginoon. Nawa, hindi kayo mag-compromise. Makita namin mamayang hapon yung consequence ng ginawa niya. Napaka hindi worth it, Panginoon. Napaka pangit. Especially sa kanyang next generation. I pray na maging matalino ang bawat isa. Hindi kami mag-compromise. Especially pag nakikita na namin ang gagawin naming steps. Makakatulong sa makalaban niyo, Panginoon. So I pray.
Intindihin namin kung saan namin dinalagay ang aming oras, ang aming pera, ang aming lakas. At para hindi kami maging katulad ni Jehoshaphat, na bandang ulit sira po yung pangalan niya. At even worse, ang kanyang mga anak, Panginoon. So, yun lang po, Lord. Mamayang hapon, balik niyo ang bawat isa. Pagpalaan niyo po aming kakainin. Lalo, salamat ang fellowship, Panginoon. Maging maayos ang fellowship namin, kamustahan. Magpanalangin sa bawat isa. Over food, Panginoon, I pray na pagpalaan niyo rin yung mga naghahanda, ang ministry, Panginoon. Ay, salamat po sa kanila. Ganoon din po ang mensahe namin mamaya ang hapon. Mamaya din ang kahapon, Panginoon. Soul winning. Lahala, Panginoon. Ay, salamat sa mga gantong bagay na gamit niyo kami. But we pray also for more protection, Panginoon, more blessings, Panginoon. Salamat po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.